mga katropa, samahan kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay sa asenso, tagumpay, hinagpis, tuwa, ilan lamang sa pagsasarawan ng mga kapatid nating overseas Filipino workers. Dito lamang sa Palatuntunang, Buhay OFW Ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Tumutok at matuto dito lamang sa inyong himpilan ng Katropa Radio, DWWD, Buhay OFW Ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Edad mo eh. Sa final ko kasi yata, ako yung pinakabata pagdating doon sa ano, sa international life coaching. But so far kasi sa Philippines, all I know is ako po yung gumagawa ng life coaching na babae. Mostly po kasi dito lalaki ang coach. Okay. And they're doing more on business coach. Kaya po ano, siguro, but all I know is I am the only female. There are so many coaches in the Philippines, pero wala pong energy master coach. Ayun. So ako lang po yung nag-iisa. Siguro dahil din sa mga expertise ko as a numerologist, a past life reader, as well as I am a feng shui master. So, yes. Yun. Okay. Pero pagdating po sa bata, obvious naman po eh. Pero ngayon, partner, pakikilala naman natin yung senior, pero hindi siya mukhang senior. Anyway, senior science research specialist siya. Di ba? Sige, partner, pakilala mo na ang ating youngest senior. Alright! So, dahil napapanahon tayo sa science and technology, okay, DOST, ano? Ang ating sunod-sunod na itong ating mga guests from DOST and ng science. Actually, nakakatuwa kasi parang nagiging regular na kasi marami nagre-reklamo po sa amin. Kami ay nakafocus sa OFW at mga sundalo. Pero hindi so, nila alam yung pakinabang nila. Pa. Oo, sa DOST. Sila yung nakikinabang. Oo. So, ngayon, ang ating guest ay sinasabi nila na senior science research specialist daw siya. So, mukha naman siyang hindi senior. Ang bata mo niya. Maano talaga magagaling. Ano, Filipino power women talaga tayo, no? Women empowerment talaga tayo. So, no other than Miss Abigail Cueco. Ayan, palakpakan so, natin si ma'am. Bakit po kayo na? Hello po, ma'am. Alright. So, ma'am, may mga ano, dahil dito nga, no, marami tayo. Ako na talaga ang nauna. Si Tita Terry, si Kaka-Pickers. Sige, so, ako na muna yung mag-uumpisa. Ako, sige, kunwari ikaw muna si, ano, Miss Manny Magnet, at ako muna si Terry Alpha. Oo, para at least. Okay, ma'am, meron po tayong mga ilang katanungan dito na sinasabi nga, makailan lamang ay pinakilala ng DOST or PCARD or PCAARRT ang RACE program, maaari nyo bang ibahagi sa ating mga tagapakinig at nanonood sa atin kung ano ang nilalaman ng mga programa? Pero ano ah, partner ah, kasi ito yung guide niya eh. Pero ako gusto kong magtanong muna ng sarili kasi bilang science journalist ng DOST, alam ko na kung ano yung mga meaning nan. Pero yung mga bago pa lang na napapakinggan tayo, ma'am, eh, syempre, aalamin nila, ma'am, ang haba. Eh, ano ba itong PCARD na tinatawag? Ano po ba ibig sabihin ito? Ma'am. Kahit si Jilin, hindi niya alam yan eh. Thank you, ma'am. So, mahaba po yung PCARD, ano? So, ang PCARD po ay acronym for Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development. So, isa po kami sa tatlong councils ng DOST. And
assign po sa amin ang planning ng R&D and technology transfer ng Agri Aqua and Natural Resources. Ayan, Jeline, nakuha mo ba yung mahabang sinabi niya? Aqua lang nakuha. Ay, sorry. Ito lang. Actually, meron po kasi akong project, as all I know, ito ay may programa, yung isa dati tumakbong senator, as I know. Siya ang may gawa nito, and meron siyang project for the entire Philippines. So, actually, naging ano ko eh, nagustuhan ko yung project niya na to. So, pero I want to know more. Ano po ba yung mga aqua research na ito na itong ginagawa? Tungkol po sa technology transfer, ang division ko po, mamaya po. So, ang pinakabago po naming programa para sa Agri-Aqua Resources ay ang RACE program. So, ma'am, ang RACE po ay acronym po ulit. So, medyo mahilig po kami sa acronym. Ano po? RACE! Sige, ma'am. Ano po yung RACE? Ano po yung RACE? Takbuhan ba ito? O ano? Pwede rin po. Kapulan ng ano, mga isda? Pwede rin po, ma'am. So, ang RACE program po is acronym for Regional Agri-Aqua Innovation System Enhancement, o RACE program nga po. Ito po yung pinakabago naming technology commercialization platform. So, ang programa po ito ay layunin po mapaigting ang regional presence po ng Picard sa pamamagitan po ng pagbuo o paglikha ng favorable environment sa iba't ibang actors ng Agri-Aqua Innovation Ecosystem, magmula po sa inventors, innovators, and investors po. So, layunin po namin ma-replicate po yung mga initiatives ng BOST Picard Innovation and Technology Center or DPIPs na nakabase po dito sa Los Baños, Laguna. Ayun. Nasa Los Baños pala to. Actually, karamihan ng mga research nasa Los Baños, ano? Yes, correct. Dahil ba nandyan ang, eto ba yung merong UP, University of the Philippines? Yes, so that's why nag-umpisa ba lahat ng ito sa ano, sa UP, or sadyang meron na talaga tayong ano? Ang UPLB po kasi ay nasa academic side, so kami po yung government funding agencies, funding research and technology transfer projects po. And ang RACE po, dito po sa batch 1 ay nasasama po niya yung 7 regions po, ma'am. So, ang program implementers po ng RACE, nagsimula po ito noong January 1, 2022, na i-implement po ng 53 state universities and research and development institutes for 2 years across 7 regions po, ma'am. Ang kasama po sa batch 1 po yung Cordillera, Administrative Region, Regions 1, 4, 5, 6, Region 8, and 11 po, ma'am. Wow! Sarap sumama dyan! ang topic natin dito is about aqua, no? Aqua matters. Ang pagtatayo po ba nito, kailangan ay ano, may tubig, palayan, o something? Bali, ma'am, agriculture and aquatic resources po kami. So, pwede pong crop production, livestock production, and aquatic production po, ma'am. Hindi po lahat ay sa aquatic, ma'am. Okay. Kasi, di ba nakikita, mga nakikita natin based on sa mga programa, especially the livelihood programs, meron tayong mga nakikita, di ba, yung meron mga farm na meron na rin silang mga fish pan or something. So, and then nag-hog raising din sila. Ito po ba ay kasama sa inyong mga programa? Kasama po siya dun sa mga Agri-Aqua Technology Business Incubator programs po namin na nakalocate din po sa iba't ibang regions na implementers po ng RACE program. I see. Yes. Nabanggit ni ma'am, no, na hati daw to sa 4, eh, no? Ang dami niyang sinabi ng mga project na kung saan mga region nito, ma'am. Tungo muna po tayo doon sa ibang, sa unang project, yung project 1 na nabanggit niyo, Regional IP TBM. Ma'am, ano na po ba yung mga update doon? Apo, ma'am. So, ang Regional IPTBM po, another acronym po, ma'am, pasensya na po. So, ang IPTBM po ay Intellectual Property and Technology Business Management Offices po.
So sa mga regions po nito, kinakapacitate po namin yung project implementer sa intellectual property and technology business management po. So in order to strengthen po yung technology commercialization activities po ng mga implementers po natin. Importante po kasi na ang intellectual property management dahil po sa pamamagitan po ng IP protection, na-establish po yung ownership ng isang invention o technology bago po ito ma-commercialize. Sa bali, ma'am, yung ito pong nabanggit nyo, no, na ITTBM, ano po ba mga magiging beneficyo nito, no, sa mga lalahok na institution? Ano po yung aasahan nila dyan? Yes, ma'am. Ang dito po kasi sa IPTBM po, ay na-advocate po yung tech commercialization. So, ma'am, sa technology commercialization po, ayon po dun sa batas na Tech Transfer Act, ito po yung proseso ng pag-derive ng income o profit po mula sa isang technology na fully or partially funded by the government. So, ang mga beneficiaries po natin, pwedeng mga researchers, inventors, at kahit po ang private sector, kung sila po ay magiging licensee o takers po ng ating mga technologies. Ayun. Okay. So, ito yung mga ano, no, yung mga newly graduates, pwede sila dito. So, what about po yung mga ano, estudyante, pwede rin ba? Meron po kaming programa na para sa estudyante, yung Agri-Aqua Innovation Challenge. So, yung mga invention po ng student teams, pwede po silang magtayo ng kanilang startup using that technology po, ma'am. So, meron din naman pong sa mga students po naman ng state universities and colleges po yun. Bali, nung January din po namin siya na-launch. Oo. Kasi, di ba nga, ang focus ng ano ng ating Pangulo, dun sa zona niya, sinasabi niya na gusto niyang mapalawak yung kaalaman ng mga Pilipino in terms of science and technology and mathematics. So actually, combination talaga yan eh. Pero para po sa akin, oo nga naman, ano? Kailangan alam mo talaga yung pasikot-sikot in terms of science and magaling ka dapat mag-compute ng pera. Yung nasama sa mathematics yun. Okay. Pero apo, isa nga po doon sa ano, proyekto na sinasabi nyo, na isabi na rin ni ma'am yung agribusiness hub. Mm-hmm. So nasabi yan sa ating kanina. At yung ATBI, ano na naman po yung ATBI. Ang dami nyo, alam nyo, zero talaga ako dito sa exam. Ang naghanap. Project number 3 yan. Okay po, ma'am. So, ma'am, yung ATBI po, marami, pwede po dito maka-access ang mga OFWs po, ma'am. OFW! Dito na po. Ang Regional Agri-Aqua Technology Business Incubator po ay naglalayong matransfer o makommercialize po yung mga mature technologies sa Agri-Aqua sa pamamagitan po ng pag-establish ng mga agribusiness through technology incubation po. So gusto po nating mapataas ang success rate ng isang agribusiness sa pamamagitan po ng paggamit ng mga technologies na pawang mga produkto po ng researches ng ating academe at ng R&D institutes po. Sa ATBI po, hinihikayat po namin yung mga aspiring agripreneurs gaya po ng researchers or OFWs, any interested private individuals po to establish or kahit po i-improve na po yung kanilang business ngayon by adapting and using agri-aqua technologies po. So, ini-encourage po namin na mag-enroll po sa as incubators po sa aming mga 22 ATBIs across the country po. Kung sakasakali po mag-i-enroll sila, saan po sila pupunta, saan sila tutungo, sino yung mga pwedeng kontakin? Naku, marami po, ma'am eh. Halimbawa po sa Region 1, so okay, magsimula po tayo sa Region 1, meron po dong Mariano Marcos State University na TBI namin, and doon Mariano Marcos State University po. Or else, pwede siguro sila sa ano? Pwede siguro sila dito sa show namin tapos i-coconnect sila sa ano. Kaya, minsan yan ang reason bakit tayo nag-show para to reach out those people na hindi talaga, wala sila. Katulad ngayon,
halos mag-iisang buwan na kasi, marami tayong mga impormasyon na hindi talaga alam ng ating mga kababayan. Yes. Marami mga development programs na akala lang nila, walang ginagawa ang gobyerno, walang ginagawa ang mga departamento. Pero true buhay OFW, actually nakalkal to ni Tita Terry kung saan-saan kayo makikita at hahanapin. Ngayon, marami sa aking mga kaibigan, Tita Terry, ano, katulad niyan yung sa DOST, yung sa Science and Technology, paano daw mag-avail, paano raw makakonect sa kanila. Karamihan, dahil ako ay nakikipag-meeting all the time sa mga businesses, business transaction, ito yung mga tinatanong nila all the time, paano tayo mag-connect sa kanila? Paano kami maka-avail ng mga programa? So, ayan po. Yes, yun, siguro kay Tita Terry kayo mamakipag-coordinate sa buhay OFW. Yes, para... sobrang dami na po ng mga OFWs na natutulungan ng DOST. Yes. Lahat po yan mayroong mga programa para sa kanila. Kaya nakatutok lagi sa atin ng ating mga OFWs. Yan po yun. So bali, yung tinanong natin kanina kay Ma'am, ano, nandun tayo sa pangatlong project, eh, no? Yung ATBI, eh, no? Yes. Okay. So, ano pa po yung karagdagan niyo po? Yung isa pa nilang project is yung KM Hub na naman. Kilometer. Tapos na ba tayo sa isa? Ma, meron pa po ba kayong... Hindi, kasi naano naman ni Ma'am yung agribusiness hub, di ba? Nasabi niya na ba? Kanina. About you. So, yung ATBI din, Ma'am, kompleto na. Ano po yung... Sa ATBI, Ma'am, meron pa rin kaming mga example ng technology offerings, Ma'am. Yes. Okay, pwede rin po siyang ma-access po ng mga OFWs or private individuals na gusto po mag-agribusiness, Ma'am. Halimbawa po yung mga technology groups po natin sa ATBI, crop production and processing. Example po nun sa Cordillera, syempre yung mga strawberry products, production ng strawberries, ayun, focus commodity po nila yun. Halimbawa sa regional, meron din po kaming black garlic na product, yun. Sa livestock production and processing, meron din po kami sa... example po, sa Region 1 and 2, goat raising and chebon products can. Baka mahilig po kayo sa kalderetang kambing, adobong kambing, kilawing kambing. Kad na po ito. Pag naalala ko yung kambing na yan. Okay. Yan yung aming kinoverage kung paano magparami ng kambing. Magparami. Okay. Yung mga artificial. Problema kasi vegetarian ako, kaya hindi ako makakain. Okay. Kung vegetarian, meron po kaming food processes na products. Gusto yung po ba ng tilapia ice cream, Ma'am? Oh, sarap niya. Pinatikim sa amin yan. Nila Ma'am Marita. Ano siya? Lasang isda? Hindi. Ice cream na ice cream din ang lasa. Yan ang masarap. Alam mo, partner, ang sarap talaga makasama ang ating DOST card. Sama natin. Kasi hindi mo ako pinapasyal sa DOST. Kasi ngayon ka lang na involved. sabi nga ni yung manager na gusto niya akong ma-meet. So, gusto ko pumasyal talaga sa DOST or sa Science and Technology. Yan sa kanila, diba? Sa Picard, sa Vanyo, si Ma'am Marita, tsaka si Sarah. Tara, punta tayo! Lahat po yan, kaibigan natin. Kasi si Sir Bunny, andyan, di ba ba nandyan pa siya? Yes po, nandito po. At taka sa Picard ko din po naikot ang buong Pilipinas. Totoo yun. Kasama then, namin ang ating friend, mga friend dyan sa kasi Picard. Kasi naikot ko na yung iba't ibang bansa, hindi ko pa naikot ang Pilipinas. Kaya gusto ko mag-explore. Ayaan mo, gagawin kitang science journalist. Huwag na lang, Tita Terry. Gusto ko lang talaga mag-lakwacha. Okay na yun, nakaupo ako dito. Kasi pagka sumama ka sa DOST talaga, magiging science journal ka. Ang dami matutunan. Alam ko lang top 1 ako sa chemistry ko. Alam ko, top 1 ako sa chemistry ko. Yes. Pero I think lalo na sa ating mga kabataan, ano, ang ganitong klase kasi ng programa, hindi lang ito para sa mga matatanda, para sa mga negosyante, o para sa ating mga OFW. Ito ay isang magandang kaalaman rin sa ating mga kabataan na they have a lot of opportunities once they study, they have this research and so on. Meron silang patutunguhan. So, the best of the Filipino educators talaga nandito sa ano talaga, no? Science and Technology.
Yes, lalo na pagka nagdiriwang ng piyesta, ang DOST Pico Art, may Carabao piyesta, kung ano-anong piyesta, nandang doon kami. Paano naman? Kailan ba yan? Kasali naman. Meron, ma'am, di ba? Okay, yes, ma'am. May darating na yes, piyesta, di ba? Opo, medyo nagkaroon lang po ng pandemic, oh, kaya po medyo hindi kami makalabas. Citrus. Pero ngayon po nakakalabas na citrus po. Piyesta, grabe. Talagang pinipitas lang namin yung mga citrus. Ang sarap talaga sa Pico Art. Kaya namimiss ko kayo dyan, mga kaibigan natin sa Pico Art. Talagang super. Boyfriends na rin tayo, ha? Oo. Uy, mas masarap ako maging kaibigan. Oo naman. Alam na mangyayari sa future mo. Alam mo mangyayari sa future mo. Mas gaganda future na Pilipinas. Yes. Alright. Okay. So, ma'am, ano ba yung ano? Sandali lang, partner. Kailangan na mag-shout out tayo kasi naghihintay itong mga babati sa atin eh. Sige. Alright. Hello. Watching from San Pablo City. Hello. Si G. Si Tan. At sino pa to? Si Claire Gonzalez, nanonood, pa-shout out. Oo nga, hi Claire! From hi, Claire. Doha, Qatar. Doha, Qatar. At si, ayan, lahat po sila dyan. Ayan po yung mga natin, mga OFWs na nakamonitor sa atin. Hello po dyan sa ano, may mga nag-aabang rin sa atin dyan sa Agusan. Mm-hmm. O, lahat ng mga taga-Agusan, kumusta po kayo lahat. Okay. At saka sa Olongga po, yan, sa Kalinga meron, and sa mga taga-Malaysia sige po natin na mga Pilipino. Sige, mabuhay mamaya kayo na kayo ma-shoutout ulit. At tapusin natin si ma'am. At ito, saan tayong party ngayon? Nandoon? Ano yung AM Hub? Yun. Okay. Ma'am, pwede ko din po bang i-promote pa lang sa TGI, ma'am? Sure, ma'am. Sige po. So, ma'am, sa TGI po kasi meron po kaming po incubation program po to connect yung technologies and resources po ng 22 ATDIs across the country. So, ito po yung strategy namin to address location barriers po in technology adoption. Halimbawa po, kung meron pong clients ang MMSU or DIMSU ng Region 1 na interesado po sa technologies ng CLSU sa Region 3, the client will be assessed po in terms of business skills and commitment po to pursue the agribusiness enterprise. And then eventually, magkakaroon po sila ng memorandum of agreement among the ATBIs and incubators po. May tanong po ako. Ito na, business kasi eh, sabi eh. Kung sakasakali po ba, magkano ang magiging puhunan ng interesado na gusto mag-umpisa? Ma'am, siguro po depende po dun sa technology na i-adapt po niya. Pero as incubator, meron lang po silang minimal fee in registering as incubator ho para po ma-access po yung facilities and maging trainee po in terms of halimbawa, production po ng strawberry, yun, ito-train yes po sila. And then meron din po, halimbawa initial production po ng kanilang mga food process products, pwede po ma-access yung mga... Meron po pagbayad sa ganun. Halimbawa kami ni Tita Terry, tara punta tayo, mag-aral tayo ng mga processing ng mga products. So, na-aral lang naman eh. Iyon po ba may babayaran kami or libre? Kung formal po na as incubator po sa ATDI, may minimal registration fee lang po. DOST-ITDI. Hindi naman po yan mga milyon. Wala naman po. Ay, hindi naman po. Alam mo ba, partner, ang DOST, nagpro-provide din ng mga ano yan? Financing, technology. Meron po kami yung startup grant fund po sa mga itinatanong ABAPA startup. Hindi, kasi ganito po, ako kasi at yung aking kaibigan, sasabihin ko yung ano ha, we have the ano kasi, meron kasi siya yung Novagaya sa Tagaytay. So, eto kasi, siya mismo yung nagpa-process ng mga food, natural talaga yung mga pagkain na nagagawin mo. So, eto ay malaking tulong, so yun nga, ino-open ko, and then magre-rebranch kami. So, mag-o-open kami ng another building kami na inaayos ngayon na doon namin ina-transfer. So, eto, nakikita ko na mas maganda. So, if ever po kasi interested kami kung sakasakali, gusto po namin ganun. Gusto namin pumunta, mag-training, or para mapag-usapan din ano ba yung mga dapat namin gagawin, ano yung mga katulad yan, sinasabi nyo na kung magpo-purchase halimbawa ng inyong offer technology, yun. So, dadaan din kami sa training, tama? Pwede po, ma'am. Kung ma-analyze po sa inyo yung napusuan yung technology,
Yung sa inyo po ba ay, ma'am, sa Tagaytay? Yes, sa Tagaytay. Meron po kasi kaming Technology Business Incubator sa Cavite State University. Yan po yung sa Cavite State? Meron po, ako. Alright. So, hindi na kami mapapalayo, no? Ako gusto ko sa Los Baños. Pwede. Kasi, para makapamasyal ako, kasi ikot-ikot ko na yung Cavite, yung Tagaytay. Alam mo yun, yung dito ka lang sa area, you need to get out from your comfort zone. So, ayun. I try to we will try to check it out. Pero pwede po ba kami doon pumunta? Kung titingnan namin yung sa State University, yung sa Cavite. Yes, ma'am, kung meron po kayo, gusto niyo po i-check yung facilities po doon. Yes. Po. Yes, and check out po yung mga technology offerings po nila, yes, ma'am. Okay. So, ayan. Abangan niyo po si Miss Mary Magnet yan sa yung State University. Cavite. Kasi lang, minsan po kasi yung pupunta ka doon, yung butas yung sapatos mo, tapos nalaman nila na ikaw yung anchor ng PWDB, bigla nagkakaluha ng mga pictures. So, yan po. Okay. Balik tayo doon sa ating tinatalakay, ano? At talagang, alright, pag sinabi ni partner yan, pupuntaan talaga kayo niyan. Interesado yun doon sa technology na inyong enhance niya. Eh, syempre, business-minded po tayo. Oh, ayan. Tao, eh. Kaya, hindi tayo naglalagay ng kamati sa isang basket lang. Dapat iba't ibang basket. Yan. Yes. Okay, ma'am. Abigail Kalagdagan po. Meron pa po ba tungkol dito sa KM? Sa KM ba tayo ngayon? Tapos na ba tayo? Tama po. Sa KM po, yung pika-apat na project. Yung ika-apat na yung KM. Po. KM means? Knowledge Management Hub po. So, ang bawat regions po, nung kasama sa RACE program, yung 7 regions po na nabanggit ko, ay meron pong regional KM Hub or Knowledge Management Hub. Kasi po, kapag na-invento na po ang isang technology, hindi po automatic na matatransfer agad siya sa intended users. Yes. Marami pa po proseso o pre-commercialization activities bago po, para po mapackage po isang technology into a viable business. So, ang regional KM Hub po ay magiging daan para mag-promote po itong mga agri-aqua technologies sa tamang target audience gaya po ng investors, partners or collaborators at iba pang potential technology takers as sa private sector po. So, ang pinaka major activity nga po namin dito sa KM Hub ay magkakaroon po kami ng National Technology Pitch Day this coming December. Ayun, punta tayo. Ako sana nasa Pilipinas ako na. Oo nga po. Sana nga po. Anyway, kahit wala ako sa Pilipinas, meron naman Zoom. Ayun. Eh, mas masarap yung actual. Oo naman. Oh. Iba talaga. Face to face. Iba talaga yung actual na nandun ka na nakikita mo. Yes. Pati yung mga presentation nila. Kasi mas madali mong makap up yun. Although, Zoom, it's okay. Pero, this kind of, ang Zoom kasi for meeting lang yan eh. Yes. To be honest. Pero, yung mga presentation at actual, mas maganda yung nandun, yung nasa hub ka talaga, yung nasa pair ka talaga. Okay. Okay, karagdagan na lang po sa ating mga tanong. Ano kung tapos na po tayo sa KM? Okay na po ba yung KM natin? Yes, ma'am. Okay. Kasi itong RACE program ninyo, no? Paano po ba yung iba natin mga kabayan, paano silang makakakuha ng impormasyon tungkol doon sa RACE na yan? At saka ito bang RACE program na to, meron po ba itong limit o tuloy-tuloy lang po ito? Actually ho, ang na-package pa lang po namin ay batch 1. So, ang na-cover pa lang po namin area ay yung sinabi ko pong 7 regions. Mm-hmm. So, nagpa-plano po kami ng batch 2 to cover the other regions po of the country po. So, yung information na nakikita niyo po yung mga updates po namin sa Facebook page po ng DOST Picard and sa e-library po ng Picard po na elibrary.picard.usc.gov.ph. Ayun. So, ibig sabihin niyan, ma'am, mahaba pa. Mahaba. E-card. Baka po, opo. Mahaba so, pang tatahakin. Oo, nasa year 1 pa lang po kami. Oo. Mukhang ngayon ko lang na encounter yan. Sige. Yes, Jilin, ano yung minememorize mo dyan? Hindi, ayan. Oo, binuksan ko yung page nila. Ayan, nag-like na ako, nag-follow na ako. So, yun. Yun nga, kasi di ba nga, meron tayo yung katulad yan, naging consultant tayo kahit paano ng ating mga OFW and umingi po ako na paumanhin dyan sa Congress na I was invited, to be honest, sorry ha.
kasi I was invited to attend sa Congress something meeting and hindi ko po napaunlakan yung congresswoman yata yun. Pasensya na po talaga dahil sa napaka-hectic po ng aming schedule. So, ayun, ito ay malaking tulong sa ating mga OFW na especially tayo ay nakafocus ngayon sa ating mga OFW na tinutulungan. Kasi nga po, ang inyong mga programa or ang inyong mga activities na ginagawa dyan, ito ay napakalaking tulong sa ilan nating mga kababayan lalo na sa OFW. Yes. Dito, kapag umuwi sila, at least meron silang hanap buhay. So yan po, sakto rin po. Ang ating mga ilang agencies na papanood po nila tayo. Ang ilan po dyan ay nagko-consultancy po sa akin. Ako po ay ang kanilang taga-chuchu. So, ako po ay nasa likod ng mga ilang ahensya na ano, para daw Marites ka. Hindi ako si Marites. Ako ang Marites na merong milyones ang binubukan today. So, hindi ito tawag na Marites. Ito, ako daw po ay taga ano, sabi nga daw nila, kung merong anghel at demonyo na taga sabi doon sa ano sa iyong tenga, ako daw po ay isa sa kanila. So pero hindi ko ayaw ng angel kasi I'm giving life, I'm giving wealth, I'm helping people to grow. So yan po. Ayan po, sa napapanood niyo po ang ating programa ngayon, ang Buhay OFW. Katulad nga po si ang ating guest, sabi nga ni Ma'am, di ba? I-present niya, sabi ni Ma'am Abigail, i-present niya yung lahat ng proyekto ng OSD, which is ito ay napakalaking tulong para sa ating mga kababayan, yes. Lalo na kapag actually kung ako lang yung kamay ko ay siguro sampo mag-agriculture talaga ako because my mom agriculture, yes. Teka muna pala, partner. Meron tayo nakakalimutan, ano? Eh, dahil tayo ay nasa Armed Forces Radio, syempre, matsundalo natin, ma'am. Ano po ba yung pwedeng maibahagi natin sa ating mga sundalo kaugnay po nitong race program? Ayan, medyo surprise ka. Question ulit. Dahil yung kasi sila, pwede rin po sila maging incubators po sa aming ATBIs po, no? Kasi hindi lang naman po mga food products ang sa ATBIs po, crop production and livestock production. Meron din po kami mga farm inputs. Kung gusto nila mag-venture into producing biofertilizers or feeds, meron din po mga disease diagnosis kits. At saka meron kung gusto nyo po mag-invest as fabricator, marami din po kaming agricultural machineries po. Meron pong precision seeder, meron po mga transplanter na machine, agricultural machinery, meron din po kami rice combine harvester po. So kung yun po. So pwedeng excuse me partner. Ma'am, pwede, meron din po ba kayo na pwedeng i-ugnay po sa combat? actually po yung sa meron po yung sa food forestry and ayun. Sa forestry po, meron po kaming iniimbento yata yung sa bulletproof vest. Ayun. Sa Forest Products and Research and Development Institute po ng DOST. Ayun, talaga kompleto ang ating DOST. Lalo na ang pika art, super, super, la sinakop na po lahat niyan. Okay, ay, Jeline, si ano ba yung pinapakita? Ito o, yung sa P-card, sabi daw, hindi mo naman ako binabati. O, yun lahat ang mga kapulisan natin din sa katulad. Kumusta kayong lahat? Hindi mo naman. Ito, yan, sa mga kapulisan at kasundaluhan natin. Alam mo, may suggestion ako. Alam mo, kailangan talaga ng mga sundalo at kapulisan ang kumuha ng project o proyekto sa DUSA. Alam mo kung bakit? Ito ay bagay sa kanilang mga asawa. Ayoko. Diba? Para maiwasan nyo ang away at ang selosan, kayo ay magnegosyo at magtrabaho. Huwag nyo papatay ang cellphone ng mga asawa nyo. O diba? Ang ganda o! Guys, o! O! Panawagan sa mga asawa ng mga kasundaluhan, kapulisan, and men in uniform. Ito po o, may mga business kayong dapat nyong pakialaman. Diba? Ayan. Ayan, tulad niyan, tinatawagan mo ang mga may bahay ng ating mga men in uniform. Bigay mo sa kanila, Ma'am Abigail, saan po ba sila pwedeng pumuha pa ng mga yes, informasyon? Tsaka saan kayo pwedeng kontakin? Sige, go ahead, Ma'am. Yes, Ma'am. Of course, meron po kaming Facebook page, ang DOSD Picard.
And then meron pong website, www.picard.dost.gov.ph. Pwede po kayo mag-email sa amin po, sa amin pong Technology Transfer and Promotion Division, ttpd@picard.dost.gov.ph. Meron din pong email ang aming Applied Communications Division, acd@picard.dost.gov.ph po. Ayun, kung hindi niyo po nakuha, eh, tanong niyo po sa amin, i-copy-paste ko po sa inyo. Ma'am, kung meron pa po kaming hindi na itanong sa inyo, go ahead po. Baka po meron kami nakalimutan eh. Sige po, ito yung pagkakataon niyo. Okay po. Gusto ko lang po i-promote na ang race pong ito ay tugon po ng Picard sa mga batas po gaya ng Philippine Technology Transfer Act of 2009. Gaya po ng Philippine Innovation Act at Innovative Startup Act. So, ito po naglalay naming palawigin pa po ang suporta sa mga MSMEs at startups at palakasin pa po ang ugnayan ng public sector, academia at private sector po. At syempre, huwag niyong kalimutan ang inyong mensahe para sa ating mga OFWs muna tapos po sa sundalo. Yes po. Gusto ko lang po i-promote sa kanila na I hope you venture on agribusiness enterprises po and marami po kami mga technologies para po maging successful po at sustainable po ang inyong po mga agribusiness enterprises po. Yes. Yan po at marami po. Ang ating mga sundalo, saluduhan natin, ma'am. At siguro, ma'am, baka po sa susunod na Pasko, eh, magkita-kita na tayo kasi nakailang Pasko na po kami na hindi kasama ang Picard. Sila ma'am Jamsi, si ma'am Rosemary, katropa Rosemary, alam niyo po si katropang Rosemary, senyora. Yan po kaya ko tinatawag na katropa, galing po yan sa DWWD. So proud na si Miss Senora, Rosemary Senora, is katropa natin, Miss Jillian. Siya yung nakipag-coordinate sa atin ng mga guests. Diyan siya sa atin galing. Sa totoo lang, nagkakabanggaan kami noon. Hindi pala kami nagkakilala formal. Pero yung mukha namin sa isa't isa, eh, familiar. Yung pala dyan sa katropa. Kaya ang tawag ko sa kanya, katropang Rosemary. Ayan. Thank you sa pagbibigay mo sa amin ng mga guests. Ha? At syempre si Ma'am Jamsi. Siya din po ng Picard. Yes, at si Ma'am Rose, no? Si Ma'am Rose nandiyan pa sa inyo, no? Rose. Opo, opo. Oo, kasi yan ang mga kasama natin na matatagal na diyan. At siyempre next Christmas, I hope nakasama niyo ulit kami diyan. Namimiss namin kayo kasi kami po yung nanggugulo diyan sa office niyo pag Christmas. Kung kayo po ay nakasama na namin ng media Christmas party na binibigay po ng DOST Picard, kami po yung makukulit na wala ginawa kundi kumanta at sumayaw. Yan ha, sama ka na niyang partner. Ang sarap pumatin ng DOST Picard. Talagang di ka uuwing luhaan. Basta po na sa Pilipinas lang ako. Oo naman, pauuwiin kita. Pareho tayo, no? Anyway, ayun na. Ano ba yung oras natin? Tayo ba ready na? Ready na ba tayo? Tanong na sa technician natin? Para okay na. Sobrang ganda, oh! Binibigyan niya yung website nyo. Marami yan. Hindi lang yan. Napakarami. Masipag pa sila. Kasi my granddad has huge fish man. So, napakaraming matutunan dyan, lahat-lahat. No, mga itik-itik na pag-aalaga, balot, nandyan lahat. Meron din po. No, at siyempre, huwag natin kalimutan yung bossing po ng DOST Picard. Isa sa si Sir Ibora po. Reynaldo Ibora. Hello po, sir. Namimiss na namin kayo. Yan mo si Sipa. Baka po sa anniversary ng Picard. Ngayon talaga yung sitwasyon eh, baka mo face-to-face. Talagang ano yan, alam mo ba partner? Check po kami mag-show sa inyo. O pag nag-invite dyan, kumpleto hatid sundo ang mga taga-media. Talagang hindi ka uuwi nga nung. Sige po, kami mismo ay pupunta. Yes. Sige, tuwad mong babasahin ng mga future nila ha, basahin mo lang pag maganda. Kasi ma'am, masalubo pa lang kayo yan. Alam niya na po eh. Ay, ganun po. Yan yung hindi po siya manghula, hindi rin po siya pinsoy. Ay, hindi po ako pwede na sa public kasi nakapagod po yung mga tao. Nalalaman ko kasi kung sino sila, ano sila, ano mag-aaw nila. Kaya siya nga, tawag sa kanya, Miss Money Magnet. Kasi pagkasama mo siya, mang mamagnet ka ng pera.
Hindi mo. Ano ba yan na, abang ano, ano ba yan eh, parang alam ni ma'am, ayan ba'y pinag-aralan mo o pinanganak kang ganyan? I think I'm already gifted. It's a matter na, nung nasa ibang bansa kasi ako, may adopted family sent me to study, to master it. So, medyo sa mga ganitong klase ng gift, pag special daw yung anak ko, kailangan talaga pinaghahandaan mo ng malaking halaga. Kasi, katulad po sa inyo, sabi nila doon sa akin, dahil matalino ako, dapat magtrabaho ako sa science and technology department or accounting department. Accounting and mathematics is different. Because I used to be an educator in Cambodia. So accounting, commerce, economics, yan po yung mga hawak na subject. But honestly, the gift that I have is ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao or bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. But end of the day, may tinatawag tayo na negative side, na devil side or something. Pero hindi yes. po. Okay. Meron po ito corresponded explanation ng science. Yes. Kaya yung mga researchers sa science, ang dapat nyo pong i-discover next is yung utak ko. Nag-aano rin po siya, ma'am, signature reading. Yung signature mo lang maano. Numerologist. So, malalaman ko kung sino ka based from your birthday and ano yung mangyayari sa life pattern mo. Minsan, ma'am, nagsisegment kami na ganyan. Pre. And panoorin niyo po yung aming mga programa dahil dito po ay pinapaliwanag rin natin pati yung mga good luck, ano yung mga dapat, kung hindi. Tulad po ngayon, meron siyang ipapaliwanag, ma'am, yung ghost month. Yung ghost month is coming next. Ano ba dapat gawin na well, hindi? So, sakto, marami po tayong mga kababayan na nag-aabang. Ang tabayanan po ng ating mga nakikinig, ang aming pong topic, yung pong ghost man po, kung ano yung dapat niyong iwasan sa buwan na ito. Siyempre, wala namang mawawala kung tayo susunod, di ba? Okay, Miss Partner Jeline Valenzuela, ang iyong pansamantalang pamamaalam. Kilala ka na ni Ma'am Abigail. Nice video po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming programa, lalo-lalo na sa ating DOST, Science and Technology, Department of Science and Technology. Lagi po kami nagpapasalamat sa inyong pagsuporta. At sa lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ampaling ba ng mundo, sa ating mga OFW, mga kasundaluhan, be the magnet of the universe. Yes, thank you so much. Before agaw tayo magpaalam, ano? Nako, baka magtampo ito. Si Mr. Galo ng Virgin Coconut Oil. Galo, Virgin Coconut Oil. Gawa, ano rin po ng DOST yan. Ayan. Hello, kasi nakalimutan ko rin siya. Hindi, hindi. Ano? Kasi screen naman nandito sa akin. Okay, anyway, ma'am, thank you so much. Ha? Hindi po ito yung una ninyo at uli. Ha? Kayo po ay lagi pong magpag-isame pag meron na naman kayong bagong na-discover. At siyempre po, thank you sa mga lahat ng nakipag-coordinate para maging guest natin si Ma'am Abigail. Thank you sa ating partner na si Bisilin Venezuela. Napakaswerte natin na siya ang ating kasama sa programa kasi po mahal po ang presyo niya. At sa ating pong mga kaibigan, kasamahan sa Katropa Radio ng DWDB at DOST, thank you so much po mga OFWs na nakamonitor. Ang hindi po nakakuha ng contact number, i-copy paste ko na lang po sa mga group ninyo para po makontakt niyo ang DOST PDR. Okay, at siyempre po, ayan, pansamantala na po tayo magpapaalam. At siyempre po, maraming salamat. At kami po ay babalik uli. Sabi nga ni Gary Valenciano sa mga OFW, babalik kami. Laban yung lingkot, Terry Alpa at Miss Jeline Valenzuela. Maraming salamat po. Good luck, good day.